What's up guys? Welcome to my YouTube channel. It's your boy, Carl Tester. Tester Carl. At ngayon nga guys, ay magda-down lang kami ni Papa para sa UE. So guys, stay safe sa inyo dyan kung nasan man kayo. So, babalikan ko kayo guys pag natapos na kami. So, what's up nga guys? Nakakatapos lang namin mag-enroll. Medyo mahabang proseso nga guys, pero successful naman. So, yung nakita mo yung building doon, yung may pangalan. Yan. Yung first sem po namin siguro ay online class. So, hindi pa po namin alam kung ano po mangyayari. So, yun guys, enroll na po. Enrolled na po ako. So guys, ito po ang UE Caloocan Campus. Yan. So, yun nga guys. Kakagaling lang namin na administration building kasi doon namin ginawa yung pag-process para ma-enroll ako. So guys, medyo umulan na guys. Bye. So, yun nga guys, no. Si Papa lang po yung nakapasok dito kasi bawal pa po ako at 16 years old pa lang ako, kailangan po ay 21 pa lang. So guys, hintayin ko na lang po si Papa rito. Papa po ay bibili ng mouse tsaka ng camera kung meron kasi kailangan po sa online class. So tingnan natin kung ano po ang mangyayari. What's up guys, ngayon naman nga ay sasabihin ko sa inyo kung ano ang benefits ng laruan. So bago yun ay kukwento ko sa inyo kung paano ako nahilig sa laruan. So guys, umpisahan natin to. 3, 2, 1. So yun nga guys, kwento ko lang sa inyo. Nahilig ako sa laruan noong bata ako kasi lagi ang binibilan ng laruan ko ay lagi ang binibilan ng papa ko ng laruan pagka-uwi niya ng trabaho kasi ako pa lang yung anak nila noon at sa Marilo pa kami nakatira din. So may hindi talaga ako sa Power Ranger noon. Alos lahat ng sinin ng Power Ranger ay nagkaroon ako nung bata ako, hindi na yung mga Power Ranger ngayon na kasi ayun, meron akong laro ng mga Power Ranger. So kapag nakita ko mga laro ng Power Ranger ay ipapakita ko sa inyo rin guys. So, nung lumipat na kami ng Malabon, napanood ko sa GMA yung Dragon Ball. Tagalog version na yun, Tagalog dub. Tapos, talagang, sabi ko, yung ganda na ito ah. Talagang, nasundan ko yung kwento noon hanggang sa Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball GT, at Dragon Ball Super. At ilan sa mga line na yun ay nagkaroon ako ng laruan. Bukod lang sa Dragon Ball Super, kasi na-focus ako yung attention ko sa pag-aaral at hindi na doon sa Dragon Ball na buhay. So, yun nga. Pero kasabi ng Dragon Ball, natipuan ko rin yung sa Marvel. Umpisa nga doon sa Spider-Man, na kahit bumida pa nga si Tobey Maguire, kaya talagang nahilig ako din doon. Tapos, yun na nga, dumating na nga, kaya share ko lang pala guys, noong grade 1, nag-umpisa ako sa tiglilimang pisong laruan. Wait lang, nandito yun eh. Ito. Mga gantong laruan, no? Limang piso lang ito sa school dati. Yung baong ko kasi nun dati, 6 pesos. Yung piso, pang candy, yung 5, sa ganto. So, yan. Tapos, tuwing mataas yung grade ko sa card ko, ay binibilan ako ng lola ko, kaya ng mama ko, kaya papa ko sa Victory Mall kasi mura lang yung laruan dati doon. May mga laruan kasi doon. Meron doon Dragon Ball na ang presyo ay nasa 120 lang, 1 hanggang 180. Ito, ito. Yan. Gotenks. Si Goku. Tapos yan. Super Saiyan 4. Meron pang iba dito pero kumuha lang ako ng mga ilan sa kanila. Tapos doon naman nga sa Marvel guys. Ito yung mga iba sa collection ko. Yan, Spider-Man. Ito na binili ko set to. Nakita nyo naman na sa Toy Tour ko yun, kaya kumuha lang ako ng ilan. Yan, sila Captain America. Iba yung shield nyo, oh. Yan. So, sana nga ay dumami pa yung laruan ko.
So guys, kukwento ko naman sa inyo kung ano ang benefits ng laruan. 3, 2, 1. So yun nga naman nga guys, no, meron na akong tatlong benefits ng laruan na pwede kong share sa inyo kung ano yun. Ang una ay nakakasaya at nakakawala ng stress. Sa totoo lang, hindi lang namin sa laruan eh, kung fan ka ng K-pop, diba? Gusto mong bumili ng K-pop merchandise kasi kapag nagkakaroon ka, sumasaya ka, nakakawala talaga ng stress. Pero sa case ko, sa mga laruan ako, ganun, nakakawala ng stress at nakakasaya naman talaga. Siyempre hindi lang sa laruan, meron pa din sa iba. Tapos, yung pangalawa naman guys, ay pwede mong laruin yung laruan mo. Hindi porket pang display lang yan, ay i-display mo na lang yan. Pwede mong pwede yan kasi laruan mo naman yan. Pwede mo pa rin yan laruin kahit anong gusto mo kasi sa'yo yan. So yun naman nga guys. At ang pangatlong tips or benefits ng laruan ay investment. Pwede mo ibenta yung laruan mo kung kayo nangangailangan na talaga ng pera. Basta nasa good quality yan, gumagana pa yan kung meron mang keme-keme yan, tsaka yung box niya sa good condition. Ang halimbawa na ito, meron ako dito isa. Ito, medyo marumi lang siya ngayon guys. Ito talaga, umiilaw to dito. Kaya nga kaso nga lang walang battery. Tapos yung box na ito, nasa good condition pa. Meron din pa kasama. Ito. Ayan. Ayan pa. Ito. Mga Bandai gumawa na ito. May mga box pa silang tig-isa. So yun nga guys, pero sa situation ko, wala akong balak silang ibenta kasi masaya ako habang dumadaming collection na nagkakaroon ako. So yun nga guys, ayan lang ang ibang benefits ng laruan na mayroon akong alam. Kung mayroon pa kayo alam, pwede nyo lang i-comment below. So bago nga tayo magtapos guys, ay shout out kay Erica Rosendo at saka kay Hannah Villalon at kay 2.0 o sino ka man. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa mga video ko. So hanggang dyan din. Ano na-joke pa. So hanggang dyan na nga lang tayo guys, na maraming salamat sa inyong panonood.